Mukhang mabait yung mag-asawang bagong lipat sa kabilang pintuan. Nakipagkwentuhan sila tapos nagbigay pa sila ng regalo. Sabi nila lumipat daw sila dito kasi nga yung dati nilang bahay ipinamana na nila sa anak nilang nag-asawa na. Sa tagal namin nakatira dito, sila lang yung unang kapitbahay na nakausap namin. Doon kami nakatira sa 16th floor. Favorite kong pagmasdan yung paglubog ng araw tuwing hapon. Matatanong mo rin mula dito yung Nagoya Station. Napakarami namin mga memories dito sa bahay na to, kaso nga lang dito sa Japan, kapag nakatira ka sa mansion at lumalaki ang pamilya mo, marami kang claim na marireceive. Hindi nga kami nagre-reklamo na may pusa sa kabila eh. Kaya naman nagpatayo na lang kami ng sarili namin bahay. Living place ang tawag ng mga Hapon sa ganitong mga tirahan. Meron din naman mga apartments pero karamihan single detached houses talaga. Sumali kami sa Kodomukai, so isa siyang grupo ng mga house owners na may anak dito sa area namin. So nagkakaroon ng mga events, mga recreational activities na nung una inisip namin na parang ang menduksay naman. Hindi kasi kami sanay makipag-socialize, mga introvert kami. Gumawa kami ng mga personalized na ballpens. Siyempre, sobrang nag-enjoy yung mga bata ko sa pagdi-design. Sagot na ng Kodomukai yung mga materials na yan. At ayan na yung nagawa namin. Picturean muna natin. Siyempre, hindi pwede mawala yung mga pag-games. Dito mo talaga makikita kung gaano kaseryoso at ka-competitive ang mga bata dito sa Japan. Tawa ko ng tawa dito sa isang palaro nila, yung agawang buntot. So, kailangan mong habulin yung ibang mga grupo at kunin yung kanilang mga buntot. Pero hindi yata naintindihan ni Kaoru, kaya sa unang game, nakatayo lang siya. Pero sa pangalawang beses, nakita na niya yung right target na habulin niya. Unfortunately na nagkaroon siya ng lakas ng loob na manghabol, wala nang oras, inabutan na siya ng time's up. Pero sobrang nag-enjoy talaga yung mga bata ngayong araw, pati na rin kami yung mga magulang, sobrang nag-enjoy talaga. And para sa akin, as a Filipino living here in Japan, na matagal tumira sa mansion, hindi ko na-experience yung ganito. We never experience to connect to other people. At masaya pala, akala ko kasi nung una, menduksay naman, Kodomukai, pero masaya. So yun pala yung reason kung bakit yung mag-asawa na lumipat sa bahay apartment bago kami umalis doon ay napaka-friendly kasi galing din sila sa ganitong living place.